Halos hindi mapakali ang 34 years old na si Jacqueline mula Santo Tomas pagkatapos tamaan ng sakit ang kanyang 6 na taong gulang na anak. Nang hihina at maputla na ang bata, walang tigil na din sa pagsuka kaya nagpa siya ang ina na dalhin ito sa pagamutan. Sabi kayo mo po sana yung anak ko kasi po kabukas siyang mamanyuka. Bumili siyang candy, kinain niya kahapon. Yun lang yung alam kong last niyang kinain, tapos yun, nagsuka na siya. Masakit daw yung ulo niya, masakit yung tiyan niya. Kaya naisip kong nidala siya dito. Isa si Jacqueline sa daang-daang pasyenteng nakipila sa kauna-unahang bukas center sa bansa na makikita sa bayan ng Santo Tomas. Sa tala ng LGU, nasa 1,161 urgent cases at 6,457 ambulatory consults na ang naisagawa ng center simula nang buksan ito noong Marso. At para mas mapaganda pa ang serbisyong ibinibigay ng center sa mga kapangpangan, dinala ni Vice Governor Lilian Nanay Pineda si South Korea Ambassador Lee Sang-hwa para silipin ang operasyon nito. Layo ng pagbisita na malaman ang maitutulong ng South Korean government para mas maayos pa ang serbisyong pangkalusugan sa lalawigan. Sector is one of the 5 key priority areas. So you know, we do hope Korean experience and advanced system can be of help in advancing this signature medical health program of the country. Yan ho, marahil talaga ang pinakamagandang halimbawa pagka nagkatulungan ang lahat ng ahensya ng gobyerno, meron hong magandang mangyayaring proyekto para sa sambayanan. This really goes to show you na talaga pong we started with zero eh, talagang zero. So kailangan talaga mag-start, lakasan lang yan ng loob. And then as long as you have a good concept, nagtutulungan po kayong lahat, darating po at darating po yung tutulong sa inyo. Ayon sa Ambassador, malaki ang utang na loob nila sa pamahalang panlalawigan ng Pampanga dahil sa suportang ibinibigay nito sa higit 10,000 na Koreano na nakatira sa Korean community sa probinsya. The Central Luzon, particularly the Pampanga, province of Pampanga, being home to at least 10,000 the Korean community. They are living in harmony with the local the population, Filipino friends. So it is the good way of giving back to the Filipino friends. Sa dami ng mga pasyenteng pumupunta sa Santo Tomas Bukas Center, plano ngayon ng provincial government na magbukas pa ng panibagong Bukas Center dito mismo sa loob ng Kapitolyo. Ayon sa Vice Gobernador, ang extension ay para hindi na kailangan pang lumayo ng mga kapangpangan na gustong magpagamot sa siyudad ng San Fernando at mga kalapit na barangay. Ay, banggitin mo na rin yung isa pang Bukas Center na bubuksan mo naman. Meron kami isang Bukas Center na gagawin sa likod ng Capitol kasi nakita namin na yung mga Santa Lucia, San Fernando, yung mga nandun sa likod ng Capitol, dito pa sila nagpupunta. So meron naman kami malaking building doon. Bubuksan namin ni Dr. Chichoko at saka ni Director Cora para talaga ma-unload ang JBL para mga pag-check-up. So sana tuloy-tuloy ang support. Di ba nanggaling din yung, dito yung ambassador na? Di po sa lalos na kami, sakto lang yung kinikita ng mister ko para sa pang-araw-araw namin. Importante talaga sa amin na yung oras na magkasakit yung isa sa miyembro ng pamilya namin na makakalibre kami. Kasi yung pambabayad mo dapat dun sa doktor na meron talaga silang pedya, nasa-save namin para dun sa mga importanteng bagay. Ayon sa DOH, nasa 17 Bukas Center na ang naitayo sa bansa ngayong taon para ilapit ang mga serbisyo ng mga Level 3 hospitals sa mga komunidad. Para sa Balita Pampanga, Luis Rutao.